Good morning, guys. So, medyo fresh tayo ngayon ng aga-aga kasi today is my driving examination dito sa Canada and kinakabahan ako kasi gusto ko talaga ma-one take lang siya kasi nga aside sa mahal din siya, around $40 per exam. Ang hirap magpasked kasi laging puno yung slot. I think nagpabook ako around March pa. Tapos ngayon is June. So, March, April, May, June. 3 months ako naghintay para sa exam. So, normally kasi full na yung slot. And, nag-practice naman ako ng 5 days straight. So, sana talaga ma-one take ko. Sabi ko, hindi ko alam kuya, upload ko tong video na to. Siguro upload kong video na to pag pumasa ako. Pero pag bumagsak ako, hindi ko alam kung, ewan ko, bahala na. Kung paano ko siya tatanggapin. Pero gusto ko talaga magkaroon na ng driver's license dito dahil must talaga siya dito. And kailangan kahit nagda-drive na yung asawa ko, not all the time, ayoko umasa sa kanya. Kasi syempre kung may mga kailangan siya gawin, gusto ko na magawa ko rin yung mga bagay na kailangan ko gawin without, yung hindi ko na siya hihintayin. So yung mga ganyan, emergency cases lang naman. Pero most of the time, siya pa rin yung pagda-drive-in ko. Nakakasarap kaya maging pasahero, diba? Pero yun lang, kumukuha lang talaga ako ng license for emergency purposes. For example, busy siya sa work, walang susundo kay Calvin. At least meron akong lisensya na pwede ako mag-drive talaga. And ayun, hindi ko alam. Siguro di naman ako makakapag-vlog during the license kasi gusto ko na talaga mag-focus. I-update ko na lang kayo pag nandun ako sa Access Nova Scotia. Sana talaga makapasa ako. Please pray for me, guys. I'll see you later. Sir, road test. Good luck. A few moments later. Wala eh, hindi ko ano eh, hindi ako pumasa. Ito papakita mo. Ayan oh. Qualified. Road qualified. Let's do this. Ano? Yung mismo yung route natin. Ay, Pasko! Ano yun mismo? Ay, oo, yun mismo. Scripted ba? Scripted? 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 Scripted yata, yun na. Okay guys, ito na. Babalita ko na sa inyo ang magandang balita. Ay, pass! Ang saya ko lang kasi sabi ko, gusto ko na talaga mapass para wala na ako iniisip, hindi na ako magpapaschedule, hindi siyempre gastos, at least pasado na ako, one take lang, and yung mga error ko, minors lang. Actually, tatlo lang yung mali ko. Yung observation lang daw, di doctor nangin, pinaleft niya ako. Tumingin ako, pero hindi daw full package. Scripted naman yung... Thank you, Lord! Thank you, Mama Mary. I prayed a lot for this. Sabi ko, gusto ko na talaga mapasa. And, ano lang, practice lang talaga, guys. Tapos, focus. Huwag kayong kakaban. Kasi nung nagda-drive ako, nawala yung kaba ko. Parang, nung asawa ko yung nasa harapan, medyo kinakaban ako. Pero nung umupo na yung instructor, parang, ba't mo kakaban? Go lang, push lang, ganon. Kasi, yun yung unang magpapa, ano sa inyo, papabagsak yung kaba nyo. Alisin nyo talaga. Kasi ako talagang nirelax ko lang, okay, driving, check lang ako sa speed, tinitignan ko talaga yung daan. And ayun. Yeah! Sabi ko kasi pag na one take ko yung exam ko dito, pipilan niya ako ng bag. So, birthday. Mag siya magbe-birthday, pero mukha ako may regalo. Pero ayun, I'm so happy. Tapos, ayan, meron akong temporary license. Papadala na lang daw. So, pinicture na nila ako doon. Teka, maganda ba yung ngiti ko? Sinakagan ako yun. Ay, I'm so happy. I'm so excited. Kasi, hindi ko talaga in-expect. Expected ko is, babagsak talaga ako. Kasi, feeling ko bihira yung mga one take. Feeling ko talaga 2 takes, 3 takes, ganun. Pero, naipasa ko siya. Thank you, Lord. With the guidance naman niya. Palagi yan. Lagi kong pinagpe-pray yan. Tapos, ang binayaran ko, $80. Oo, tama. $80 for the license. And, I'm so happy. Promise. As in, sinasigin. Kasi guys, marami din ako nababalitaan. Hindi naman nababalitaan. Coming from my husband's experience, ika-apat na take niya bago niya naipasa. So, iba-iba talaga tayo ng ano eh. Minsan, tiyempuan sa instructor.
tsyempuhan sa mga, alam mo yun, iba-iba eh. Minsan, hindi mo talaga masasabi ang daan. Siguro na timingan na rin talaga na medyo relax. Wala masyadong biyahe, wala mga bata. Masa ang ganda talaga. Relax lang yung drive ko. Tapos, actually, ang panahon ngayon is raining daw. Pero, tingnan nyo naman, hindi siya masyadong cloudy lang. Yun ang nakalagay sa weather forecast namin na magiging maulan daw. Pero hindi, pinagtuloy ko sana matapos na muna. Tapos alam niyo ba, nung pag-check ko na weather, mamayang hapon uulan. So umbi talaga ni Lord, pinatapos niya. Kasi hindi ko na-practice yung daan ng maulan pa dito. Hindi ko alam yung sasakyan namin, baka madulas or what. Pero I'm really happy talaga kasi nakaraos na ako. So ayun, finally this is it. I have my temporary driver's license. Pagkatapos na nung exam, gusto ko sabihin na, yun na yun? Wala na bang, ay hirap dyan, ito na yun. So yun guys, itong tip ko sa mga papunta na Canada, mag-e-exam. Ang tip ko is laging mag-practice kayo days before. Kasi yun ang ginawa ko talaga. Nag-practice ako days before the exam, at in 5-day trip. Kahit isang ikot lang, inalam ko yung mga ruta. Tapos, focus ka lang talaga. Huwag mong i-distract yung sarili mo, focus ka sa daan, maging mindful ka sa mga side mirror mo, rear view, tignan mo talaga kung may mga tatawid. Kasi yun yung gusto nila, na nagiging observant ka talaga sa daan. Tapos, be mindful sa speed mo, kasi dito sa Canada, may mga tamang speed lang. So, kung 50 kilometers, dapat yun lang talaga ma-maintain mo. So, lagi ka nakatingin sa dashboard mo, kasi nga dapat mindful ka palagi dyan sa speed mo. And then, sa mga tatawid dito, laging always give way. Kung hindi mo right of way, then dun ka, hayaan mo lang sila, maghintay ka ng turn mo. And then, doon sa mga tatawid, lagi mo silang pagbibigyan. Be mindful to them. And ano pa ba? Yun lang naman. Basic actually, basta practice kayo. And huwag kayong kakabahan kasi pag kinabahan kayo, yun talaga ang magpapabagsak sa inyo. Pag sa actual road test, limbawa nagkamali na kayo, move on na agad. Kasi pag nagkamali ka, masusunod-sunod yung maging. Pag nakita mong minsan kasi habang nagda-drive ka, yung instructor nagsusulat yan. Pag may mali ka or mga minor kang nagawa, relax ka lang. Drive pa rin as is. And pumasa talaga ako kasi learn from the best. Apat na beses siya guys. So lahat ng mga nabagsak niya, lahat ng errors niya, naipasa, tinuro niya talaga sa akin, which alam mo yun, kung feeling ko kung walang nagturo sa akin ng based from experience, learn talaga ako from his past mistakes sa driving exam niya. Nakatulong talaga yun. Naging mindful ako dun sa mga naging errors feeling niya. Kaya ako yung naging ano, guinea pig ko, ganun. Siya yung naging guinea pig ko sa pan. Ito yung ulit yung tama. Ano, bisa kape? Libre kita kape? Libre ako kape kasi bubawas ka. Tapos ayun guys, I'm so happy talaga. And then, yun lang naman. And lastly, syempre, don't forget to pray. Lahat naman ang ginagawa natin in everything that we do, we always seek guidance kay Lord, kay Mama Mary. So thank you Lord. Ganyan, wag niyo magkakalimutang magdasal before. And of course, whether pumasa ka man or hindi, magpasalamat. Kasi at least, kung hindi ka man pumasa eh, safe ka pa rin na nakapag-drive. Pero kung pumasa ka, syempre bonus na yun kay Lord. So don't forget to pray and thank Him for everything na nare-receive mo at nangyayari sa buhay mo. So guys, ayun, bibili lang kami ng coffee. And thank you so much for watching this video. What a happy day for me. Sige na, bibili na kami ng kape guys. And see you on next vlog. God bless you all. Bye!